Hi everyone! Today is January 12, 2023. Tapos lang namin mag-almusal ng aking bunso. Ngayon naman yung weather ngayon sa labas ay maulan na naman at malakas yung ulan actually ngayon dito sa amin. So happy birthday pala sa aking Chuchay na nagsiselebrate ng kanyang birthday ngayon. Shout out Chuchay! Hi everyone! So tulog na lahat ng mga kasama ko dito sa bahay at ako na lang ang gising. God, it is already weekend and tulog tayo ng mahaba bukas. Makakapagpahinga rin tayo kahit papaano. For the whole week, gusto ko ikwento yung journey ng aking anak sa kanyang potty training. So mag-aapat na taon na siya sa isang buwan at hindi pa siya totally napapotty trained. That is why sinimulan ko siya nung Lunes and from day to day ay hindi ko siya sinuotan ng diaper. Luckily, today is Friday and I have seen so much improvement with our potty training together. At first, it was not easy because there are some accidents as well na makakaihi siya sa kanyang mga pants, ganon. So, kailangan naming magpalit madalas nung umpisa. And then, unti-unti ay natutunan niya na i-hold yung kanyang pag-wiwi at pag-poop. And from Wednesday to Thursday, he was able to just wear underwear without any diaper at all at daytime. So, sobrang malaking accomplishment yon for me as a mommy. I know it was a little bit late to train him for not wearing diapers. But then, I know na mas ready siya ngayon compared sa last year. And compared sa mga ate niya, yung mga ate niya kasi maaga silang natuto na mag-potty train and sa boys and girls, I think in general, mas mabilis matuto ang mga babae pagdating sa potty training. And even sa mga kakilala namin na may mga boys
na anak, sinasabi talaga nila na late yung kanilang mga anak when it comes to potty training. So I think it is also a good advice for every fresh mommies out there na not all babies or toddlers are the same when it comes to learning. So paiba-iba yung kanilang stages of learning. Meron yung mabilis matuto, meron yung mabagal matuto. And I think hindi natin kailangang i-compare yung mga anak natin when it comes to learning something, kasi darating din yung araw na matututunan din nila yung isang bagay. At the same time, we also have to have long patience, kasi hindi naman biro yung pag trainin mo yung bata ay makukuha na niya agad or matututunan niya na agad yung isang bagay. So it takes time. It takes a lot of patience sometimes, but of course, it was also very overwhelming to see your child accomplish something. So, for me, napakalaking bagay yon yung natuto yung anak ko na mapati train siya, na ready na siya, at na hindi na niya kailangang magsuot ng diapers daytime. So I am just sharing this, guys, because of my experience as a mother of three beautiful kids. Syempre, sasabihin kong beautiful kids dahil mga anak ko sila. So ganito yung itsura ng pot na ginagamit sa pang-potty train. Although may mga iba ring klase pa ng potty or ihian, parang arinola, no? Ihian or ginagamit para sa mga toddler, at ito rin yung ginamit ng dalawa kong anak pa nung sila ay toddler. And merong isang ganito dito sa baba at meron din sa taas para kahit pa paano kapag mabilis na maka-access yung aming bunso sa toilet. So, Sabado na ngayon and it is January 14, 2023, and it is very stormy outside. Yan, malakas ang ulan uli. Hi everyone! Since wala dito ang asawa at aking mga anak, ay mag-general cleaning uli tayo dito sa bahay. And tatapusin ko na ang video na ito. Thank you so much for watching and we'll see you guys again on the next one. Bye!